Sa kauna-unang pagkakataon, mga idol, nagsalita na si LeBron James ng LA Lakers patungkol sa hindi pagkakakuha ng Lakers kay Kyrie Irving sa Brooklyn. Eksklusibo siyang nakausap ng ESPN insider na si Michael Wilbon. Dismayado daw si LeBron James na hindi nakuha ng Lakers si Kyrie Irving. At mga idol, sa kanyang palagay, kaya daw nilang manalo ng championship kapag pinagsama mo si Kyrie at si LeBron, pero mabilis daw niyang natanggap ang pangyayari. At ngayon, nakapokus na para manalo sa Lakers. At kapag healthy daw ang Lakers, kaya daw nilang sumabay at manalo kahit pa kanino. Samantala mga idol, para po sa mga fans ng LA Lakers, kumpirmado na ngang makikipag-trade pa rin ang Lakers kahit pa hindi nila nakuha si Kyrie Irving sa Brooklyn. Dahil nakaredy na ang plan B ng LA Lakers. Ayon sa LakersDaily.com, ang Toronto Raptors at ang Utah Jazz ang plan B ng Lakers, habang ang Charlotte Hornets, Chicago Bulls at San Antonio Spurs ay ang mga koponan na tinututukan o sinusubaybayan ng Lakers. Ayon sa report, si Jared Vanderbilt, Mike Conley at Malik Beasley ng Utah Jazz ang posibleng kuhain ng Lakers. Samantalang sa Toronto Raptors naman ay si Fred VanVleet at Gary Trent Jr. Pero mga kabolto, kinakailangan pang bitawan ng Lakers ang first round draft pick nila sa mga nasabing trade upang maisakatuparan ito. Yan ay isang malaking tanong pa sa ngayon, dahil alam naman natin inilalaan ni Rob Pelinka ang kanyang mga trade asset para sa isang superstar. Sa kasalukuyan, nakaupo sa 13th pwesto ang Lakers sa Western Conference at may ilang araw na lang ang trade deadline. At 3 laro pa ang dapat nilang ipanalo para sila ay mapunta man lamang sa 6th seed. Ibig sabihin, maaari silang mapunta sa playoff spot kung pagsasama-samain nila ang lahat sa natitirang bahagi ng regular season game.